Guys, ako meron na guys. Pagpapan ako sa ilik, tournaments. Maing adlaw sa tanan. Bonal raha. Padayon. Ako po pala si Boss Jerome, isang dating mekaniko ng sasakyan na ngayon ay naging mekaniko na ng barko. Nakarating na po pala ako ng Japan dahil sa pagmimekaniko ko ng sasakyan. At ngayon ay nakapunta na rin ako sa iba't ibang puerto sa Pilipinas dahil sa pagiging mekaniko ko sa barko. Hindi po ako seaman ha, landbase lang po ako. Masasabi ko na ang buhay ay mahirap na masarap. Sa bawat paglipas ng araw ay may bagong yugto at hamon ka naharapin. Marami na po akong trouble at problema na na-encounter sa pagiging mekaniko sa barko, at isa na dito ang pakikisama sa kapwa-tao. Pabalik-balik lang po pala ang trabaho dito sa barko. Mahirap nung umpisa, pero kalaunan ay naging madali na lang. Halos magsasampung taon na po pala ako dito. Aksidente lang po talaga na nakapasok ako dito dahil graduate lang po talaga ako ng automotive technology. May nagtatanong nga sa isa sa mga subscriber ko, lahat po ba ng mekaniko ng barko ay mechanical engineering po ba? Well, based experience ko ay hindi po. Sari-sari po ang natapos namin dito. Merong mechanical technology, power plant engineering, marine engineering, automotive technology, at saka mga experience mechanic din at marami pang iba. Pagka mechanical engineering ka po pala at license ka rin po, ay magiging ship superintendent ka po dito, or maybe technical superintendent. Depende po ata sa experience at saka sa license ninyo. Isa din po pala sa ginagawa ko ang pagdodrawing. Kailangan din na marunong ka nito dahil may pagkakataon na kailangan mong iguhit at lagyan ng mga measurement ang mga materials na kailangan para sa pag-repair ng barko, lalong-lalo na sa fabrication. Dahil ipapadala lang ang mga drawing ko dito sa machine shop para mapabrikita nila. At may pagkakataon din na kailangan mo ng sample drawing sa iyong mga nire-request na pyesa, at kailangan na marunong ka rin gumamit ng mga measuring tools para mas accurate at sakto ang ipapadala na spare. Kaya siguro ako nakapasok dito dahil ginandahan ko ang aking resume at tinabakan ko na maraming certificate. Pero sa totoo lang, sa motor pool po talaga ako nag-apply dito na kumpanya, pero dito ako sa barko nila nilagay. Marami palang pagkakataon na kailangan kong mag-onboard para mag-monitor at mag-observe sa makina habang ito ay nasa full load condition. Minsan kasi nagpapakita lang ang sakit ng makina kung nasa operation na siya. Ang trabaho ko pala dito ay 24 hours on duty, pero tinatawag lang po ako kung may emergency na. Ang mga barko pala namin dito ay puro passenger, kaya pressure din ito sa trabaho, lalong-lalo na kung may aberya, dahil kailangan mo talagang ayusin ito ng mabilisan para makabalik naman sa operation. Wala po akong rest day dito. Linggo at holiday ay pumapasok pa rin po ako. Masaya rin naman ako kasi binabayaran din ako nun. Kaso lang wala po akong overtime dito. Mapagabi or madaling araw ay obligado akong magtatrabaho kung may aberya. Naka-fixed salary na po kasi ako. Pero ang maganda po dito ay kasama ko po ang pamilya ko dito at company provided po kami. Dahil pala sa pagiging mekaniko ko sa barko ay nakapag-board exam na po ako sa PRC, at may license na rin po ako ngayon bilang isang certified plant mechanic nga lang. At dahil sa may lisensya na ako, ay ginawa naman akong senior mechanic dito sa kumpanya namin. Dito pala sa station ko ay ako lang ang isang maintenance at isang welder lang ang kasama ko rin. Pero kung may malakihan na gawain po kami or trabaho, ay tumatawag po kami sa main office namin ng backup at pinapadalhan naman po nila kami. Sa ngayon po pala ay bala ko pong mag-aral ng mechanical engineering sa pamamagitan ng ETAP or Expanded Tertiary Educational Equivalency and Accreditation Program. Kaso kailangan ko ng 120,000 para sa isa't kalahating taon na pag-aaral, kaya nag-iipon na po ako ngayon. At kung nakarating ka man sa video na to, ay pakishare naman po ng video ko. Malaking tulong na po yan para matupad ang aking pangarap na makapag-aral. Year 2020 pa po sana ako balak na mag-enroll, kasi sa hirap ng buhay palaging napopospon. At sana po ay samahan niyo ako sa journey ko na to bilang isang mekaniko sa barko. Maraming salamat.